Kumusta mga idol? Welcome back ulit dito. Siya nga pala, gusto ko lang kayong imbitahan na isubscribe ang ating mga bunsong channel. Bali gumagawa din sila ng mga Tagalog anime reviews. At sigurado ako magugustuhan nyo yung mga topics at videos na ginagawa nila. Ilalagay ko na din yung link nila sa description sa baba. Kaya naman, kung may extra time kayong mga idol, eh baka naman. Ngayon ay pag-uusapan natin etong karugtong ng chapter ng video natin nung nakaraang araw ng My Hero Academia. At ako na muna ulit ang inyong narrator para sa chapter na to. Bali nga ng previous chapter ay nakita natin yung naging flashback ni Stars and Stripes sa naging frustrations niya sa kanyang mga naging limitasyon sa pagpapalakas ng kanyang quirk. Isa nga sa naisip niyang dahilan ay dahil nga siguro sa babae siya. Pero binara naman siya nitong mga tinuturing siyang kapatid at sinabi nila na wala nga daw kinalaman yung pagiging babae niya sa quirk niya. Sinabi pa nila na palagi silang nasa likod ni Stars and Stripes hanggat kinakailangan nito ang kanilang tulong. Meanwhile, in the present time, habang kaharap ni Stars etong pinakamalakas na villain, ay naghahanda na siya sa isang malakihang pag-atake na isasagawa sa papalapit na pagdating ng Tiamat. Mula nga doon ay napansin ni Shigaraki yung kakaibang pakiramdam niya na may gagawin nga itong si Stars and Stripes na kakaiba. Sa pagdating ng Tiamat ay naglatag si Stars ng new rule sa mga missiles na to na siyang ginamit niya para patamaan ng matinding pagsabog etong si Shigaraki. Sa kasamaang palad, yung ginawang pagsugal ni Shigaraki para makaiwas sa posibleng katapusan niya ay nagbunga. Baling nga gamit etong quirk niyang DK ay nagawa niyang ibao ng napakalalim ang kanyang sarili sa lupa at ginawa pa niyang pananggalang ang isa sa mga Nomo para nga hindi direktang tatama sa kanya yung Tiamat. So pagkatapos ng atake ni Stars and Stripes ay bigla namang bumulusok etong si Shigaraki papunta sa kinaroroonan niya at dito ay nagawang mahawakan ni Shigaraki yung mukha netong si Stars and Stripes at dito nagtapos yung chapter na to. Ngayon mga idol ay tirahin na nga natin etong chapter 333 na may title na Ghost. In the very first panel ay makikita natin si Shigaraki habang hawak-hawak ang mukha netong si Stars and Stripes. Bali nga sinabi niya dito na talagang ikinagagalit niya nga daw sa kung paanong ang New Order at ang One for All ay palaging nagtutulungan. Nasabi niya nga to in the sense na ang dalawang pinakamalalakas na quirk na to ay palagi siyang kinokontra. May mga kaibigang villains nga daw etong si All for One na nagkalat overseas upang wasakin etong public order para nga mapigilan ang mabilis na pagresponde ng mga international heroes papuntang Japan. Isa nga din daw ito sa mga plano niya para magkaroon ng sapat na oras upang makompleto ang vessel niya sa katauhan ni Shigaraki at ang maagaw ang One for All at manakaw din ang quirk na New Order. So dahil nga sa dalawang quirk na to ay hindi nga lang daw ang Japan ang magagawa niyang wasakin kundi pati na rin ang buong mundo. Pero dahil nga sa pagpunta din mismo at paglapit ni Stars and Stripes sa kanya, eh sino nga ba naman daw siya para hindi take over yung opportunity na to? Bagamat hindi pa buo ang katawan niya ay wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumugal na lang. Dagdag pang sinabi ni Shigaraki na sa laban nga daw na to ay mukhang naipanalo niya yung pagsugal niyang yon. Makikita natin dito ang proseso na to ay unti-unting nakaw na ni Shigaraki yung quirk na New Order. Subalit bago pa man ito tuluyang manakaw ay nakapaglatag muna si Stars and Stripes ng panibagong rule na siya bilang si Caitlyn Bate ay hindi madidecay. Dito nga sa sequence na to habang inaabsorb na ni Shigaraki yung quirk na New Order, bagamat nakakapag-resist si Stars and Stripes through modification ng kanyang sariling katawan gamit ang nailatag niyang rule ng kanyang quirk, eh napabayaan niya namang tuluyang makuha ni Shigaraki ang pinakamalakas na quirk sa buong mundo. So dahil sa tuluyang nanakaw na yung quirk na New Order, ang ibig sabihin lang neto ay mawawala na rin yung bisa ng rule na nailatag niya, kung kaya't vulnerable na din siya sa magiging epekto ng DK ni Shigaraki. Sa panel na to ay na-recall ni All for One yung time nung mga bata pa sila ng kapatid niyang si Yuichi, which is eto yung naging first user ng One for All. Dito nga doon nagsimula ang lahat ng yon sa pagbabasa ng paborito nilang comic book na Captain Hero. Bali nga yung naging kwento ng comics na to ay nagawang matalo ng Demon Lord yung main protagonist at nagawa din itong pagharian ng buong mundo. At sa part nga na yun ay tinigilan ni All for One yung pagbabasa nun dahil nga ang pagkakaalam niya ay marami pang magagawang isang villain base dun sa kwento sa comics. Dito na nga isusubukan ni Shigaraki etong bagong absorb nilang quirk at maglalatag na nga sana siya dito ng New Order na atmosphere manipulation. Subali, bigla naman niyang nakita si Stars and Stripes dito sa Vestige World dahil nga dun sa pagkaka-absorb niya ng quirk ng hero na to. Bali nga yung pinagsamang katawan nila Shigaraki at All for One ay talaga namang nagulat sa eksenang to. Meanwhile, in the real world ay bigla namang may kung anong nangyari sa loob ng katawan ni Shigaraki dahil nga dun ay talaga namang nagtataka si All for One sa nangyayari at bigla niyang naisip na kagawan nga talaga to ni Stars and Stripes. Bagamat nanakaw na ang quirk nito dahil sa alam nga dun ni Stars and Stripes na posibleng hindi magiging successful yung Tiamat missiles, ay nag-set up pa siya ng bagong rule ng kanyang quirk na New Order na kung saan niya ay kapag nanakaw etong quirk niya ay magkakaroon ito ng negative reaction sa iba pang quirks na nasa loob ng katawan ni Shigaraki. Dahil nga sa sobrang dami ng quirks ng meron etong si All for One na nanakaw sa iba't ibang mga tao, ang sharing dami ng quirks ang patuloy na namiminsala sa loob ng katawan niya dahil sa epekto ng New Order. So hindi nga ito na-anticipate ni All for One. Sinabi nga dito ni Stars and Stripes na alam niya nga daw na ito yung magiging worst case scenario na kapag manakaw ang kanyang
kanyang quirk at maubos silang lahat kasama ng mga fighter pilots. Though kaya niya namang i-defend ang kanyang katawan gamit ang New Order, subalit isang nga daw ito sa mga dapat isakripisyo kung ang kapalit naman ng buhay niya ay ang mapigilan ng isang worldwide threat na villain. Dahil nga sa sakripisyong ginawa ng mga kasamahan niya na itinuro niyang mga kapatid, ay taos puso nagpapasalamat si Stars and Stripes sa mga ito. Sa kabilang banda naman, ay talagang hindi maganda yung lagay ni Shigaraki sa katawan niya na as if ayon sa kanya ay para bang naglalaban-laban ang mga quirks niya sa isa't isa. Dagdag pa nga dito ni Shigaraki na ang quirks nga daw ay maaaring ibigay o di kaya naman ay kunin. Subali, hindi nga daw ito mawawasa. So meaning, hindi niya nga daw mapipigilan yung kasalukuyang nangyayari sa katawan niya. Not unless ay maipasa niya nga daw yung quirk na to sa ibang mga tao para nga hindi ito magkagulo sa katawan niya. Bale, ito ngayong naisip ng paraan na ipapasa niya nga daw yung quirk na New Order dito sa mga fighter pilots. Sa pagkakita ng mga fighter pilots na patuloy pa rin lumalaban si Stars and Stripes dito kay Shigaraki sa kabila ng nangyayari sa kanya, ay agaran ulit silang umatake gamit ang laser fire para mapigilan ang pagtakas ni Shigaraki. Sa kabilang banda, habang unti-unting naglalaho ang katawan ni Stars and Stripes, ay naisip niya nga dito si All Might, na dahil nga daw kay All Might ay nagawa niyang ma-experience ang isang napakagandang pangarap. At pagkatapos nga nun ay isang salut na may bakas ng ngiti sa mukha ang iniwan ni Stars and Stripes bago tuluyan itong naglaho. At pahabol pang sinabi ni Stars and Stripes na ito nga daw ang pamamaraan niya para makaganti ng utang na loob kay All Might sa mga nagawa nito para sa kanya. Sa kabilang dako naman ay tinawag ni Shigaraki yung Flying Nomo na to. Well, hindi ko rin magets kung paano nandito pa rin hanggang sa ngayon yung Nomo na to, no? Dahil alam naman natin direktang tinamaan ito ng Tiamat sa nakaraang chapter. Anyway, pwede rin nating ipagpalagay na isitong super high-end Nomo na may hyper generation na katulad ng kay Shigaraki. Bali nga dito sa pinakahuling panel ay nagawang makatakas ni Shigaraki at nagmamadali ito para makahanap ng ibang taong pagpapasahan ng quirk na New Order para nang sa gayon ay mawala yung epekto nito na patuloy na sumisira sa katawan niya at maging sa iba pang mga quirks na meron siya. At dito nagtapos yung chapter na to, mga idol. Grabe, no, sobrang nakakalungkot yung nangyari dito kay Stars and Stripes at sa iba pa niyang mga kasamahan. But at the end of the day, mukhang hindi pa rin mapapasa kami ni Shigaraki yung quirk ni Stars and Stripes. Bali, abangan nyo lang, mga idol, yung kasunod na chapter nito at gagawin ko yung best ko para magawan agad natin ng video yung next chapter. So paano, hanggang sa muli, bye-bye!